mo lang. Komportable siya sa mga sinasabi niya. Napapanindigan ko. So kung ano yung punchline mo, panindigan mo, matatawid eh. Kahit ikaw lang nakakaintindi, pero pag binato mo siya na parang tawang-tawa ka, matatawa naman yung mga tao. Pag pinapanood ko si Angelica, nang hindi ko napapansin ano, yung nare-realize ko, no holds barred talaga tong taong to. As in, wala siyang pakialam. That's why she's so funny, because she's able to laugh at herself. She's able to do things that will make people laugh and at the same time won't make her silly. Si Ate Diesel, ano yan? Para umaarte-arte pa sa umpisa, ano? Ano kasi ako eh? Ganito eh. Ano eh? Pero pagkaya, nahuli mo na yung kiliti niya, tapos sobrang na siyang komportable, wala! Kailangan mabilis yung utak mo na kasi... Kasi si Ate Joday, komedyante siya in real life, in person. Ang dami niyang alam ng mga jokes. Ang dami niyang alam ng mga kabaklaan. Kaya, kapag ka nasimulan mo siya, nabuksan mo na yung pinto niya doon, nababa mo na yung wall niya, ay, lagot ka na. Yun na yung mga araw na pumapasok ako sa trabaho na, oy, di pwedeng aantok-antok. Kasi ang ating gising na. Ganon. Kasi gising na siya, alam niya na, uy, sandali lang, Angelica, may panlaban ako sa'yo today. Maging maganda, maging happy sa maging buhay. Maging positive. Ako yung talagang sumasagot. Totoo naman, maging positive, tikila natin yung mga pagiging better sa buhay, yung mga ano. Ito naman mga ginagawa ko sa inyong kalokohan ay mga ayan, mga parang ganun. Ano lang naman yan, eh, it's a way na para pagtawanan natin yung mga nangyayari. Pero in real life, syempre, ganun ko din siya ginagawa. Pero hindi syempre ganun, di ba yung parang, wala, okay, ganito talaga eh. Naiyak ko naman na lahat, naiyak na, anong normal yun ah, sa pagka may pain kang pinagdadaanan. Yun yung natutunan ko talaga. I-embrace mo yung pain, i-embrace mo yung journey. Kasi pagka pinilit mong takbuhan, yung magpapanggap ka na, hindi, okay na ako. Ano ka ba? Hello? Okay ako, mas okay ako sa kanya, or mas okay ako sa kanila. Hindi siya mag-work at all. Dapat pala talagang i-embrace mo siya. Pag naiiyak ka, iyak mo. Kapag naiiyak kang umiyak sa harap ng mga tao, di magtago ka, iyak ka. Kasi doon ka lang talaga matututo. Doon ka lang, doon mo lang makikita yung sarili mo na, huy, girl, antsaka na, bangon na, girl, tama na. Yun lang pala yun, kesa yung sinishield mo lang sinishield. Kasi babalik at babalik pala yun sa'yo. So, ang pinakamagandang revenge is i-embrace mo siya, tanggapin mo, then eventually, okay ka na. Magugulat ka na lang, uy, okay na. Unahin mo yung pagpapatawad muna lagi sa sarili bago sa ibang tao. Kasi hindi pwedeng siya lang yung nagkamali eh. Laging dalawa kayo to. No revenge at all. Death, ma. Kasi hindi mo ako deserve. Parang, I don't deserve you, you don't deserve me, simply because hindi ka na naging masaya sa akin. I'll move on. Of course, there's always a point in your life that you have to process things. Kailangan mo talaga siyang himayin, kailangan mo siyang prosesuhin. Dadaan ka sa galit, iyak, tatawa ka. Hanggang sa nababaliw ka na, hanggang sa iinom ka, hanggang sa ma-realize mo, ginagago ko na yung sarili. You just need that explanation eh. Ako kasi yung tipo ng tao na kailangan kong marinig personally. Ayoko ng text, ayoko ng tawag. Kasi kailangan kong makita yung mata niya. Kung totoo yung sinasabi niya. And then kung yun talaga yung decision mo, fine. Hindi ko ipagpipilitan yung sarili ko sa'yo. I'm gonna do, you know, things that I'm better off doing. Pero... duwag na duwag ako sa mga taong basta na lang umaalis. Kasi, ang lakas ng loob mong ligawan ako, tapos ngayon kailangan mo lang umalis, iiwan mo lang ako. Gago ka ba? Di ba hindi pwedeng ganun? Hindi pwedeng ganun, guys. Yes. Harapin nyo kung ano yung... Nakaka-relate. Yes! Nakaka-relate, hindi dahil iiwan ako, pero pag babae ka, makaka-relate ka sa kahit anong klaseng break. Kasi ayaw mo na ng ganung pain eh, pero pagka binalikan mo yung pain, tapos naiiyak mo na siya, nakakatawa na siya. Lagi kasi may bakit eh. Yung bakit. Kasi yung bakit, kailangan sagutin yun eh. Kasi bakit tayo paghihiwalay? Bakit mo ako iiwan? Oo. Yung bakit sagutin mo, kahit yung sagot mo, hindi ko alam. Yung bakit, harapin mo ako ng isang beses, di ba? Yung bakit, pag-usapan natin to, then kung wala akong makasagot sa'yo, edi, bye. At least, may nakuha ako dun sa
ay, hindi na niya ako mahal sa mga itsurang yun, sa matang yun, sa pag-uusap na yun. Pag walang closure, ikaw na mag-close nun. Tama. Kasi ayaw niya eh. Ayaw eh. Tama. Tsaka hindi mo wala lang ng closure yung kapag nakita mo, eh wala na to. Tapos na. Tapos na eh. Iba na eh. Pag nakita mo na, I guess yun na yung closure. Oo oh, eh. Once na nakita mo, once na nakita mo, uy. Ang bawat tao naman, akala lang sila hindi nalang nire-respect yung sarili nila kapag binigay nila yung lahat. Pero once na naapakan pala yung pagkababae mo, yung pagkatao mo, meron pala siyang, ay wait lang, foul. Meron pala siyang ganun. Ang hirap lang na hindi mo yun alam sa umpisa, na hindi mo alam yung limit mo, na kailangan pong maramdaman para malaman mo na, uy wait, masakit na to ah. Dito, tatalikod na ako. Ang hirap lang na sana wag maramdaman ng mga babae or ng kahit na sino yung ganong klaseng borderline. Kasi hindi siya fun at all. So, yun. Malalaman mo naman pag closure na to. Ako na magbibigay ng closure nito. May mga ganyan naman akong moments nung dalaga ako. Siyempre, di ba? Sa mundong to, wala ka naman pwedeng itago. Pero yung mga time na yun, wala pa naman social media. So, hindi mo talaga malalaman na until mag-investiga ka talaga ng bonggang-bongga. Pero hanggang dun lang ako sa makita ko lang na may intimacy na wala naman sa harap ng camera, tapos na yung usapan. Hindi ko nalalokohin yung sarili ko. I won't even waste my time and invest emotions sa ganitong klaseng relationship kasi it's such a waste of time. Magsisimula naman yung pag-iimbestiga kapag nagpaparamdam na siya ng iba eh. Pag may iba ka nang nararamdaman, hindi ka nang mag-iimbestiga ng dahil ang trip mo. Diba? Parang ay, wala akong magawa. Malaman ako sa to. Diba? May pagkasoko ka. Pero once na, ang naramdaman mo na parang ay, may mali, may kulang, mayroong something siguro to. Depende yata sa level of. Pero hindi, di ba? Parang once that you're cheated on. Kasi nga ang ex! Walang Y, walang Z. Why ah? Ang ex wrong. Hindi siya check. Hindi siya check. Di sana ang ex ginawang pa ganun. Di ba ang ex ginawang pa ganyan? Ex eh, wrong. Wala na, hindi. Huwag ka nga. Kapamilya, subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for updates on Ang Dalawang Mrs. Reyes. For more exclusive videos of our new movie, just click the I button.